dito. Kaso ang nangyari, meron ng coronavirus sa lubusong, hindi siya makapamasyal. So yung ating topic for today is, ano nga ba? Interviewin ko si Carl Ryan Palomo kung ano ang masasabi niya dahil nga nag-tour siya dito sa Japan. A tourist siya, tapos hindi naman siya nakapag-tour. Pero nakapag-tour kami sandali lang. Makikita niyo naman siya sa vlog ni Carl Ryan Palomo. So, tingnan-tingnan niyo at mag-subscribe! Ayan, so, first question na muna tayo, Ryan. Anong masasabi mo nung yung unang lapag mo dito? Yung feeling mo ba? Unang lapag mo rito sa Japan. So, yung lahat ng feeling, your experience, impression mo sa Japan, yung feeling mo. Ayan, sige na. Yangkoy, magkwento ka. Nato naman yun sa ano kay sa una kong vlog. Ayun, so panoorin niyo yung vlog niya ha, mga kapatid. Yung first time ko makasakay ng airplane. Tapos yung pagbaba dito, hindi ko in-expect na sobrang lamig pa rin talaga. Sabi ko kasi sa kanya na talagang malamig, so kailangan magdala siya ng mga damit na medyo makakapal, mga jacket, mga ganyan. Tsaka yung hangin dito, nakaka-dry siya sobra, kaya kailangan ng parang ano, moisturizer. Ayun, so kailangan talaga lagi naka-moisturizer paglalabas. Yan. Kasi magda-dry yung ano, balat mo. Dito, sobrang tahimik. Wala kang maririnig ng mga tricycle. Hindi, meron pa tayo experience na nasa airport. Di ba, kunento? Ayun, yun nasa airport. Hindi, kundin mo yung nasa airport tayo. Nandito tayo sa Japan kasi, alam mo, vlog-vlog. Dito ko sa camera, dali ko. Hindi, kasi di ba, sinita tayo. O na, nag-video-video ako. Tapos akala ko, okay lang mag-video-video. Eh, nandito kami sa may luggage area. Kukunin na namin yung luggage namin. Tapos binibigyan ko, tapos may lumapit sa akin ng security. Nabawal na video ha. Akala ko ipapadali. Akala ko ano eh, kukunin na yung camera. Pero may nakuha ko konting clip na din yes, sa unang vlog. Medyo ano, may nakuha siya doon before siyang nasabihan na huwag mong gagamit ng mga ano. Hindi rin kasi ako aware kasi hindi kasi ako nagka-camera usually kapag napapasok na nag-check-in na kami or kapag labas na ng immigration, kukunin na yung mga ano. Hindi kasi ako nagkumagamit ng camera. So, first time na nasita kami kasi hindi ko alam bawal pala yun. Dito, ang hirap nyo mag-vlog kasi nga, di ba, yung mga tao kailangan hindi makikita. Kasi ano, dito sa Japan, inaano talaga nila yung personal privacy ng mga tao. So, ikaw, kung ikaw magbablog ka, dapat i-blur mo yung mukha nila. Yes. Okay, so, wag mo na lang isama. Kaya may hirap din mag-vlog dito. Yes, lalo na yung pag may kotse, bawal yan, you know, yung plate number, yung mga ganyan ba. So, hindi po pwede yung mga ganun dito sa Japan. I think sa ibang bansa ganyan din, depende. Pero dito kasi, ano sila sa privacy talaga. O, ano pa kuya? Sige na, first impression mo. Tapos yung lahat dito automatic. Automatic? Kasi yung yung pagsakay ko dito sa sakyan, dipindot. Bukas na lang siya. Diba, ibig sa i-slide mo na lang. Pipindutin mo na lang. Kasi nagulat ako, ay, automatic pala dito. Kwento mo yung sa, ano, yung nag-vlog siya sa Sakura. So, ayun, mga matatanda na nag-vlog. Oo. Nag-vlog ako doon sa may Sakura. Kinausap ako ng mga matatanda. Hindi ko alam kung paano babate. Sinabi ko, Ohio, eh anong oras na nun? Mali po ang bati niya. Anyway, pwede na rin naman yung Ohio. Pero alam naman kasi siguro nila na, you know, parang foreigner ka. Taray, parang niya. Yeah, kaya ano, nag-smile lang siya sa'yo. O ano pa, yung nidaanan natin, ano naging impression tapos mo sa yung mga lugar, sa mga... Oo, sobrang tahimik po. Tapos wala ka makikita masyadong naglalakad. Lahat, minsan naka-bike, tapos lahat may sasakyan. Kahit maliliit ng sasakyan. Wow. Oo, wala yung nagkwekwentuhan sa daanan. No, wala mga nagchichismisan. Wala nagchichismisan sa labas-labas. Wala. Ayun. Ano pa kuya? Sige nga eh. Sobrang linis. Wow! Tsaka ano. Alam mo kuya kung bakit ako umiikot? Bakit? May nakalimutan. Oh. Babalik tayo kami. Malayo mo ba tayo? Yes. Hindi, ano, halfway. Pangalawang question naman. Bago ka pumunta dito sa Japan, ano yung gusto mo mapunta? Gustong-gusto mo talagang mapuntahan dito sa Japan?
Yung mga ano, mga traditional kinemi nila. Yung mga parang temple-temple, gano'n. Yan, yan talaga ang pinakamaganda. Kasi grabe talaga. Makikita mo talaga yung history ng Japan. Tapos yung mga, yung temple nila rito and also castle na ganyan. Gawa talaga yan ng mga sila unang panahon pa. Saka so, nape-preserve nila. So, nape-preserve talaga nila na maganda. Wow! Kung gusto mo puntahan bukod sa temple. Kasi so, tayo makalakad eh. Kasi ano, di ba sa Pilipinas, dalawa lang ano, parang tropical season. Uh-oh. Dito kasi, ano, iba-iba. Yung parang ganyan yung mga gusto ko, winter. So, dapat winter. Tapos Sakura, yun, nakapunta ako. Ano yung sa Sakura? Ano, spring. Spring. April, spring. Autumn, mga ganyan. Oo, pero hindi, nakapunta ka naman ng winter. Kaso, nakapunta ka ng winter. Hindi, naka-experience ka ba ng may snow. Snow? Pero hindi siya bumuo sa... Pero nakakita siya ng snow. Nakabutan niya yung snow. And then, kasi dito sa lugar namin, hindi talaga masyadong naging snow. Nasa gitna siya kasi ng Japan. So, pag nasa north part ka ng Japan, yun, maraming snow. Yun lang gusto mong puntahan. Ayun lang. Tapos gusto ko din matry yung mga food. Mga food? Ano yung makain? Lahat. Ano nga, sige nga, sabihin mo. Kasi ano, dahil nga hindi kami makalabas ng bahay. Luto ko. Japanese. Pero nagluluto ako ng mga Japanese food. Kasi mga kids and the husbandry, yan. Pero nakakain ka naman ng ano, yakiniku. Oo, masarap. Pero nag-yakiniku rin kasi kami sa bahay. Kahit nasa loob ng bahay, parang restaurant na rin. Ramen dun sa inyo. Puro lahat sa bahay. Pero masarap. Paano yan, Kuya Buyang? Yung next na vlog mo, wala kang maibang vlog. Kasi bakit? Hindi ka makapamusyal. Okay lang. Okay lang daw. So, walang magagawa. Safety first. Yeah. Pero merong ano, good news sa mga tourists na inabutan ng coronavirus. May extend ang kanilang mga visa ng 3 months. Yay! Yeah! Tatagal pa siya ng 3 months! Yay! Dapat po pero na-extend siya. So, hindi pa kami pumupunta sa immigration kasi tumawag lang kami kasi na delikado, di ba? Baka magkahawa-hawa. And then, sinabihan kami na anytime lang within the month, mag-apply yung visa niya. Pero ano na yan, accredited na pwede siya mabigyan ng 3 months na extension. Okay, so, ano pa bang gusto mo ikwento sa kanila? Sige na, experience mo ng first time dito sa Japan. Bad and good. Bad? Yes, yung bad. Walang bad. Nakakatawa kasi dito, bored in the house. Lagi siyang bored. Anyway, pero kanta lang kami. Kanta sayaw. Sige na, what's bad in the house? Ano bang hindi maganda sa Japan? Magkwento ka naman ng maganda at hindi maganda. Pero wala ko napapansin yung hindi maganda. Wala siya. Lahat maganda po. Lahat maganda. So, gusto mo bang bumalik dito? Gusto. Gusto ko na dito maniraman. May ganong moment na. Ayaw na talaga mo. Actually, kapag nasanay ka na tumira dito sa Japan, kahit na halimbawa kung maganda man ang buhay natin sa Pilipinas or kahit anong status natin sa Pilipinas. Pero kapag kasi nasanay ka dito na malinis, everything na natuloy nga sinabi niya, almost lahat automatic, yung mga ganon. Hindi maganda lang para sa akin na dito sa Japan is kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang kilos talaga. Kailangan mo kumilos. Hindi pwedeng, kahit mga bata dito, hindi pwedeng haas. I mean, wala kasing katulong. Yung pag gusto mo may katulong pa, ganyan, magbabayad ka ng katulong, wala dito. So, lahat ng kembot mo, lahat ng koryo mo, ikaw rin ang sasayaw. Diba? So, lahat ng kinoryo mo, ikaw rin ang sasayaw. Wala kang tuturuan. Kaya yung almost lahat ng Pilipina, mahirap dito pag manganak ka. Kasi syempre, pag wala kang kasama. So, kailangan, you have to tatawagin mo or invite mo ang parent mo or kung sino mga relative mo para tulungan kanila. Kasi dito, talagang, hindi ka tulad sa atin, kapag nanganak ka, talagang ka ipapamper ka. Siyempre, hindi ka iwanan ng nanay mo na meron talagang babantay sa'yo. Dito, hindi. Pagkatapos mo manganak,
kailangan lumakad ka na kagad. Pinapalakad ka talaga nila. Kasi nga, lalo na kapag cesarean. Wala. Oo, ganyan yun, Buyan. Kaya huwag kang mga anak dito. Sa ano, kapag natapos na itong coronavirus, hintay nyo ang next vlog. Eh, ayan, tumata si Kuya Buyan. Kuya Buyan! Wow! Vlogger-vlogger niya. Ang ganda-ganda. Matutuwa kayong lahat. Ayan. Wow. At naman, para sa mga subscriber ni Carl Ryan. Mag-subscribe po kayo kay Tita. Don't forget MaiJet. Kung gusto niyo pong mag-aral ng Nihongo. Yes, ako po ay magbibigay ng mga, mag-upload ng mga video regarding sa Nihongo Japanese language. Okay, alright! So, Kapong ka. How much though? Arigatou.